Hello guys, good day. Welcome to my YouTube channel. Meron po akong isi-share sa inyo ulit guys, isang TV na Sharp. Ang problema po nito ay sira na po yung polarized film. Ito po. Pero good pa po yung LCD niyan. Papakita ko po sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin. So yun guys, makikita ninyo na sira na to. So ang gagawin natin guys, papalitan natin to. Itong polarized film. Ngayon, kung ito pong may problema po kayo sa TV na kagaya nito, pwede nyo po ito gayahin guys. Makakatipid kayo sa mga gustong matuto ng pagre-repair ng LCD, pwede nyo po itong panoorin at malaki po ang inyong mapapakinabangan nyo po ito in the future, lalo-lalo na sa mga personal nyong gamit sa bahay. So, papakita ko po sa inyo step by step. Panoorin nyo lang po para magkaroon po kayo ng idea. So ito nga pala guys, actually sira, pati frame nito sira na, basag na ito. Basag na. So, nanghihinayang lang yung may-ari. Kasi itapon, pwede pang pakinabangan. So, ang gagawin lang po natin, papalitan natin itong polarized film. So, ang unang natin gagawin, babaklasin po natin yung likod. Para maipaghiwahiwalay po natin ito isa-isa. Kung kaya naman po yung hindi baklasin lahat, subukan po natin. Importante lang po kasi na matanggal natin itong harap na frame. So, ito na guys, no? Simulan na natin. Pinag-aralan ko kanina, kung kayang tanggalin itong harap lang na hindi binabaklas yung likod, pero sa tingin ko hindi po pwede kasi may mga screw yan at yung speaker nakakabit din dito mismo. So kailangan talaga natin baliktarin itong TV para matanggal natin yung likod bago natin maihiwalay itong frame sa harap. Sa pagtatanggal nito, medyo konting ingat, lalong lalo na kung ganito ang itsura nitong TV, basag. So, mas kailangan natin ng dobling ingat na hindi natin ma-damage yung LCD dahil ito buo nung ibinigay sa akin. Ang iiwasan ko lang na mabasag po yung panel dahil nga po buo. Ito kadalasan guys ang mahirap na trabaho dahil may konting basag na yung frame na pwedeng makasira dahil nito nagtutunog na guys. So medyo ayan o, basag na o. Tanggal na yung frame.
ngayon guys, dahil tanggalin natin yung frame, linilinisin na lang po natin itong mga natitirang polarize. Tanggalin natin ito. Madali naman pong tuklapin dahil sira na rin. Maga malutong na. Ang iingatan nyo lang lagi na hindi nyo po madadamage yung flex na nakakabir. Importante po yun. Meron pa pong ibang plastic na kasama yun. Ito po. Ayan po, tatastasin nyo. Hanggang yung glass na lang po yung maiiwan. Ito po, glass na po ito. Wala na po kayong makukuskus dyan. Ayan po, wala nang makukuskus. Pero pag may sumabit, yun po yung lilinisin ninyo. Gumamit na lang po kayo ng thinner para madaling tanggalin. So yun guys, tatapusin ko muna to. Hindi ko na po masyadong ipapakita lahat. Papakita ko na lang po sa inyo na malinis na tong screen o yung panel ng TV kasi medyo matagal po ito. Ayan po. So, babalikan ko na lang kayo guys pag malinis na po lahat ito. Kasi medyo malaki-laki pa po itong lilinisin ko. Day guys, ito na natapos kahapon, so balik tayo ngayon. Tanggal ko na lahat ng mga pandikit sa ibabaw. Ngayon ang gagawin ko na lang, lilinisan natin ang thinner para yung mga mancha-mancha ng pandikit matanggal bago natin lalagyan ng panibagong polarized film. So gamit ang thinner, tingnan natin kung matutunaw yung pandikit na naiwan. So, ang next step po, nagkamali kasi ako dito guys. Tinanggal ko lang yung black film sa ilalim. Ito yung nasa loob ng TV, ito yung nasa labas. Yung sa ilalim, ito yung nasa labas. So, ang kailangan po natin ay yung nasa labas. So, nung ikinabit ko po yung TV kanina na hindi ko pa sineseparate yung dalawang glass, kasi dalawa pala tong glass na magkapatong. So, nung sinubukan ko kanina, medyo metallic ang kulay nung display. So nagtaka ako bakit ganun. So dahil first time ko nga pong mag-separate o gumamit ng polarized film,
So wala pa akong idea talaga gaano. So ito, subo ko lang kung uubra. Ngayon, naisip ko na i-separate kasi dalawa pala tong glass na to. So hinanap ko yung pag-itan para ma-insert ko tong blade para may separate ko pa yung isang glass doon sa polarized film. So ito na po yun, na-insert ko na po itong blade. So isi-separate ko na. Medyo mahirap lang hanapin yung dugtungan kasi nasa sobrang nipis. So kung sakaling na-insert nyo na yung blade, dahan-dahan na lang po. Ingat na lang na hindi nyo mabasag yung glass kasi sayang. Imbis na magagamit pa, ingatan nyo na lang na hindi mabasag. So kung successful tong gagawin ko, applicable po sa ibang TV, kung sakaling yung TV po na may encounter ninyo ay sira yung polarized film. Eksperimento lang naman po itong ginagawa ko. So ito na nga po. So after nito guys, na-separate ko na yung dalawang LCD, yung dalawang glass. Ngayon, ang kakuskusin naman natin, yung kulay itim dito sa ibabaw, yung carbon, tatanggalin natin to para pwede na natin ilagay dun sa isang TV. So gamit lang tayo ng blade. So ito na guys, natanggal na natin yung parang carbon sa likod. Nilinisan na natin para maipabit. Ito na guys, oh. Ito na yung display. May menu na rin po yan, may menu. Ayan po, oh. Yan. Kaso nga lang, bakit may dumi? Nabasag pa. Ayan guys, oh. Pag wala po yan, pag wala itong polarize, ang makikita nyo putik lang. Yan. Wala kayong makikitang picture. Ayan, oh. Kita po ninyo. So ito po yung purpose ng polarize. Ayan. So gagawin ko po, ikakabit ko na lang para ma-finalize, ma-final na to.
So, anong nakikita nyo guys? Yan po yung TV kanina. Dahil basag nga po yung frame, nag-isip po ako ng paraan para mapalitan yung frame. So, ginawa ko po, nagkataon po na meron akong plywood dito sa bahay na ritaso. So, ang ginawa ko po, nagtabas na lang po ako para pamalit dito sa harap. Ito po yung gagamitin kong pangharap ng TV. Ayan. Hindi po unique. Parang picture frame lang po, di ba? Comment po kayo sa ano, sa comment pag na. Comment po kayo dun sa comment below. Tapos lagay niyo po dun kung ano po yung nasa sasaloobin. Tama po ba yung word ko? Kung maganda po o hindi. Para kung hindi po maganda, pag may nasira pong TV kagaya nito, hindi ko na po gagawin itong plywood yung frame. Pero para sa akin po, unique. Lalo na po siguro kung yung palabas dito ay alam niyo po yun, yung paligid po, yung nature. Ayan. Mamaya, tignan natin kung masasalangan natin ng nature yung palabas. Tapos kaho yung frame ng TV. Hindi po ba't maganda? Parang bintana lang po. Unique. So bubutasan ko pa po yan. Para yung remote hindi po matakpan. So, yun guys. So, ito guys. Ang ginagawa ko ngayon yung lag para po sa sensor. Ito po yung sa sensor. So, binutas ko dito sa may plywood na ginawa natin. So, pasok na. So, ang lagay nito guys, dito sa loob. Dito po yan. So, yan guys. Yan na po yung para sa sensor ng remote control. So, ito po yung harap niya. Ayos po, diba? So, mamaya po yung sidings naman po, pero pupuesto ko po muna ito doon sa TV. So, ito na yun guys. Ayan o. Ito yung sa sensor, yung tatlong butas na to. Pagkatapos po, dahil front lang po ito, lalagyan ko po ito ng sidings na plywood dito, patayo naman po. So magtatabas lang po ako, babalikan ko po kayo para isa-isa po na pong assembly. So after kong gawin guys, yung after kong gawin yung front frame ng ating TV, ngayon, ang gagawin ko naman yung sidings. Kasi pagdidikitin po natin yung plastic na frame sa likod at yung wood na frame sa harap. So, kailangan natin ng sidings. So, ito, nagawa ko ng apat na sidings para dun sa 33 inches na front at na length. Tapos, dalawang 23 inches para naman sa height. Pero, ang kaba po nito ay 1 inch. So, puro 1 inch pa ito.
problemahin na lang natin ito, guys, kung paano natin ito babaliktarin na hindi hihiwalay. Hindi hiwalay itong ring dito mismo sa body. Kasi pag binaliktad natin yan, mawawala na naman ulit sa alignment. So, yun ang pag-iisipan ko muna kung paano magandang paraan. Siguro gagamit na lang din ako ulit nito. Ang daming gamit ito, guys. Totoo lang. So, ito ulit gagamitin ko. Tapos, ang importante, meron tayong magagamit na pangdagan para pwedeng maplat. So, ito na, guys, no? Tatanggalin ko na. Overnight kong pinatuyo. Para sigurado lang po ako na tuyong-tuyo yung pandikit na ginamit ko. So, yan na, guys, na nabaliktad na. Medyo may kahirapan baliktarin dahil sa humihiwalay yung pandikit. Pero magagawa pa po ng paraan yan. Kaya ako lang naman po binaliktad para ma-fix na po natin itong mga plywood na pinat natin. Kasi gagawa tayo ng sarili niyong frame. Ito po ang magpapatibay dito. Yung mga sidings na to. So, yan. Gagamit po tayo dito ng wood glue. So yun, guys, lagyan ko lang yung screw. Ito lang yung pinaka magandang paraan dito para hindi humiwalay yung frame natin mismo dito sa
casing. Kasi kung hindi natin lalagyan ito, baka humiwalay pag nakasabit na. So, para maging secured lang yung gawa natin. So yun guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan po kayo sa simpleng paraan ng pagtuturo ko. Yun lang po, kailangan lang po talaga natin ang tiyaga, lakas ng loob, at samahan nyo po ng pag-iingat. Tandaan po, bago po gumawa ng bagay gaya ng mga electronics, importante po na naka-unplug po lahat ng gamit bago po kayo magsimula. Dahil baka bigla na lang po kayong may electric shock kung naka-plug pa po yung gamit. So yun lang guys. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa po mga videos. Shoutout nga po pala kay Sir Jun Labaw sa idea na sinare niya sa akin regarding po dito sa LCD. So yun lang guys, have a nice day po sa inyo lahat.